mukha ng tao. Kamusta po kayo? Kamusta daw po kayo, sabi ni Tito Sen. Mabuti naman po. Meron po ba kayong ibang anak bukod kay Jesse? Bukod po kay Jesse, may ibang anak pa po ba kayo? Opo. Ilan? Ay, ilan po yung anak nyo? Ano? Tatlo. Tatlo po. Hindi po kasama si Jesse doon. Ay, hindi. So, mabuti po. Napalaki ninyo si Jesse kahit meron din kayong sarili mga anak. Si Jesse ay palaki ko po. Opo, mabuting araw po at napalaki nyo si Jesse ng maayos at meron kayong ibang anak. Opo. Siya po'y iniwan ng magulang niya sa inyo. Bali, binigay niya sa akin dahil hindi daw siya makakapagtrabaho. Uh-huh. Ngayon, nag-resign ako sa St. Joseph College para sa kanya nga at sa special child. Yung pong pagkaiwan sa inyo, si mami po ba niya ay nagbibigay po ng sustento para sa mga panggastos ng mga bata? Oh, nagbibigay naman po. Pero sa ngayon, nabawasan na. Opo. Pero ilang taon po nang iniwan sa inyo si Jesse? 1 year old. 1 year old pa lang? Halos sa'yo na talaga lumaki yan. Opo. Tapos po ano, kapatid? Ano ninyo siya kapatid? Opo, sister ko. Ah, sister nyo. Mother niya. Okay. Maayos naman po yung pag-uusap ninyo gaya ng pag-iiwan sa kanila? Maayos naman po. At tinanggap nyo naman po ng maayos yung mga bata, parang yung responsibilidad sa inyo na po mapupunta lahat. Opo. Sa akin naman kasi, bahala na ang Panginoon. Yeah. Basta yung sa akin po, napalaki ko sila ng maayos. Mm-hmm. Yun. Tinuring niyang ama, yung aking asawa. Yun. Eh kasi po, tinuring nyo siyang anak. Ay, kaya opo. Matanong ko lang po yung kapatid mo sa yung special... nakakausap mo rin siya, inaalagaan mo rin siya? Opo, bali, daddy kasi nag-schooling. Tapos, biglang hindi na inananima nung tunay kong mama. So, yung pinadala sa amin ng mom ko, talagang yung tunay ko nanay, parang pangkain na lang talaga. So, hindi na siya nakapag-schooling, hindi siya nakapagsalita. Sinong mas matanda sa inyo, ikaw o siya? Ako. Ilang taon nung nalaman yung karamdaman niya? Dinala yan nung nalaman niya lang parang special child. Kasi kung parang kung normal siguro yan, parang hindi siya siya dadalhin dito. So siguro mga 4 years old si Kevin Mano. 4 or 5 din. Siya lalaki? Okay, lalaki po. Si Kevin. Kevin ang pangalan niya po. Dinala siya, 4 years old, din nalaman nilang may sakit na. Dinala namin sa St. Luke's at pinatingin. Tapos nung nalaman ganun, so nag-aral siya mga ilang years lang tapos tumigil. So hindi na siya na... Ilan taon na siya? Ilan taon na siya ngayon? 22 years old. Lalaki po, 22 years old. At tita, tawagin ko na kayong tita. Kasi po, sino yung pinag-iwanan sa kabila? Kayo rin po. Bahay niyo rin po yung kabila? Anak ko yun. Sa anak niyo naman. Palipat-lipat ako. Gano'n po kahirap ba o kasarap yung ganong... iniwanan kayo ng mga bata na tapos yung isa may sakit? Mahirap po. Kaya lang, sa akin, binibigay ko lahat ng para sa kanila. Basta ang hiling ko lang sa kanila at sa Panginoon, maging maayos ang buhay nila lahat. Hindi naman po kayo nagkaroon ng konti pag-uusap ng asawa ninyo tungkol dito sa mga pamangkin nyo? Napakabait nung asawa ko. Thank you. Napakabait niya. Kasi tinuring niyang parang anak, kahit hindi niya kadugo. O kasi minsan yung ibang lalaki, ba't ko pa kayo kailaman yan? Hindi. Nasaan na po yung asawa niyo? Ay, patay na po. Ay, sorry po. Opo, ay. Ay, mukhang pari pa nga yung asawa niyo. Hindi, mabait. Dinagin din. Hilatsa rin. Patingin. Sumalangit na ang baluwa. Papasahin ko mukha. Mabait din tsura. Yung, ayan. Ayan. Ay, oo. Oh, mabait ang bukas ng mukha. Paano itong katabi ko? Ay, kaliwa o kanan? Kaliwa. Ay, grabe. Ah, si Joey. Sa kaliwa. Paano ako? Ayan. Nila yung nilagay nung anak ko doon sa ilalim ng urn niya. Sabi nung anak ko, Papa, tulungan mo naman kami mabunot kahit sino sa kanila. Sa ah, talaga? So talagang naramdaman nyo na yung pagkakabunot din ngayon,
Talagang tinulungan kayo ni sir. Oo. Ilang taon na po siyang nawawala? January 30, 2016. Ano po ang pangalan ng asawa niyo po? Arthur. Si Arthur. Si Arthur. Mabait po talaga yan. King Arthur. Opo. Para sa akin, mabait siya. Hindi po, mabait talaga. Mukha nga po mabait. Dahil hindi tatanggapin yung mga pamangkin ninyo kung hindi po maayos si Sir Arthur. At, siyempre, at hindi siya mamahalin ni Jesse na parang tunay na ama. Oo. Kung hindi ganun kabait si asawa. Si Jesse kasi nakikita namin nung unang kausap namin, masaya siya eh. At sinabi niya agad, diretso, si mama wala, iniwan ako sa tita ko. Parang tanggap na tanggap niya naman at okay naman sa kanya. Pero kayo, Jesse, kayo daw ang mama niya. Kayo daw ang mama niya. Kayo daw po ang nanay niya. Pero Jesse, alam naman natin at nararamdaman natin yan. Ayaw, okay lang kung sabihin mo hindi. Alam mo na may konting hinanakit ka sa magulang mo. Pero palaking pasasalamat mo rin dahil nandito si tita. Ang tunay mong... Yung hinanakit ba na to, naalis mo na siya? Nung... Siguro magka-high school ako, hindi naman ni mama ako tinuruan magalit sa mama ko. Parang tanggapin ko lang daw kung talagang mas masaya siya pag may bagong pamilya na. Kasi yung mga binigay nila sa akin, yung attention, talagang kompleto na. Yun, lalo yung papa ko. Paano mo pinapalitan yung kabutihan na ginagawa sa'yo at pagpapalaki ni tita? Yan, kapag yan, sa trabaho, sa ako, talagang... Lahat kami magkakapatid, first option namin si mama. Si mama kasi yung ano eh, yung pag lumabas, akala mo walang problema. So, iniisip ng tao parang kompleto siya lagi. Pero minsan, pag nakikita namin nahihirapan siya, mahirap talaga. Tapos nung nawala si papa. And kaya sabi ko nga, pag isa nabunod sa amin talagang lahat ano namin kay mama, gagawin namin. Kasi... magaling siya magdala ng problema. Sobra. Salamat po sa inyo. Paano niyo po... Pakabait niya, tita. Opo. Paano niyo po nila binibigyan ng preparasyon yung tungkol po kay Kevin? Yung sa akin po, ano, parang... Aanuhin mo na lang yung bata. Kasi ako naman pinag-aralan ko din yung ano ng autism. Autism kasi yung bata. Pinag-aralan ko din kung yung galaw. Galaw ng bata. Kung ano man, minsan may mas madalas ang tantrum niya. Pero napipagpatiisan. Alam nyo, bilib na bilib kami sa inyo eh. Kasi may ibang tao, labing ganun, ano ba yan? Nagkaanak ako, nagkapamilya ako. Tapos, bakit nyo ako iiwanan ng ganito? Yung isa, may sakit pa. Yung iba nagagalit eh. Pero kayo, paano nyo dinadala yung ganyan at napakabuti nyo? Siguro sa tulong na din ng mga madre sa St. Joseph College. Sa St. Joseph kayo nag-aral? Nag-office. Nag-office? Office. Doon kayo nagtatrabaho dati? Nag-design ako para sa kay Jesse. Sinabi na lang ng madre sa akin nung dumating yung autism, Bless ka, sabi sa akin. Tama po. Kasi may plan ang Diyos, kaya siya sa'yo dinala. Yun. Tsaka yan, ang swerte ni Jesse. Jesse, swerte mo kasi kay mama ka napunta. Diba? Jesse, anong gusto mong sabihin kay mama? Dito kay tita. Ma, thank you sa lahat. Tsaka... lahat naman gagawin namin para sa'yo. Kasi yun, nga wala na si Papa, kaya yung attention namin, this time kami naman yung babawi sa'yo. Yun, si Jesse naman kasi, alam ko siya pag may konting problema, kasi tahimik. Tsaka sa inyo na lumaki to. Oo. Ngayon, tatanungin ko siya, pag sinabi niya sa akin, bibigyan ko lang siya ng advice. Ang kinatuwa ko lang kay Jesse, lahat ng binawal ko sa kanya, sinunod niya sa amin. Ang galing. Tama sa akin ni Boss Joey. Mabait na bata eh. Sana lahat ng bata, katulad ng Jesse. Mm-hmm. Sana bawal, naging kapatid na rin kita. Magpapakasal na raw po si Jesse sa December. Magpapakasal na. Baka lang naman, sabi niya kanina. May plano na ho siya. Anong sabi niya sa kanya? Sabi ko sa kanya... Advice pa rin, syempre. Pinag-isipan mo ba? Tama. Kaya mo na ba?
kaya niya na. Yung sa akin, ang advice ko lang sa kanya, huwag kayong magsisikretohan ng asawa mo. Kasi nandyan yung hindi nyo pagkakasunduan. Sabi nga, yung maliit na bagay, pag itinago mo, lumalaki na yung pagsisinungaling sa isa't isa. Kaya kailangan walang itatago. Palaging totoo. Halimbawa, anong pangalan ni Mami? Mami, ano po ang pangalan nyo? Tita? Lorna po. Lorna. Lorna. Akala ko Maria. Hindi, kasi katabi mo si Jesse, si at saka si Jose. Oo, siyempre, kompleto na kami. Eto. So ano yung isa? Isa. Yung... Sino yung mga apat? Eh, siyempre, may demonyo. Ibig sabihin, kompleto na ang bilin. Kompleto. Meron ba kayong gustong bilin? Yung mga tupa. Mga tupa yan. Tupa. Mabain tupa. Maamong tupa. Maamong tupa. Tita. Tita pero Lana. Anak lang yan. Anak. Anak ng tupa. Maliit Maliit pa eh. Tsaka hindi pa tinutubuan ng balahibo eh. Wala pang Jesse, ikaw naman. Siguro hindi man huli. Opo. Siguro naman hindi huli tanong. Yung kapatid mo, siyempre kasama rin yan sa mga plano mo. Dahil alam mong kapatid mo yan sa ina. At ayaw naman natin dumadating sa isip mo na ayoko ipabaya kay tita lahat o kay mama lahat. Ano naman ang plano mo dito sa kapatid mo kay Kevin? Bali, ano, sanay lang talaga siya dyan sa bahay. Nag-uusap naman ka? Inaalaga mo siya? Kami nagpapaligo. Kain. Pero marunong siya pag inatuso mo siya na, ano, put mo yung tubig doon, kumuha ka ng plato mo pagkakain. Marunong siya, hindi niya lang masabi verbally, pero pag yung may tinuro kang pakuha ng remote, alam niya, tuturo mo. Gaano mo kalabi yung kapatid mo? Sobra. Kasi ayun yung, dati ako yung parang bunso nung dumating na bit-bit ni Papa. Tapos nung dumating yan yung naging mas paborito ni Papa. Kaya malaki siya. Talagang busog sa pagkain. Siguro naman okay. Nakakapanood siya. Nakakaintindi siya kahit pa paano. Anong gusto mong sabihin kay Kevin? Hi Kev. I love you bro. basta ano, dito ka lang sa amin palagi, tsaka hindi ka namin papabayaan. And alam ko, hindi mo man totally naiintindihan, sobrang love ka ng kuya mo. Si nanay mo, yung nasa ibang bansa, yung nanay mo talaga, hindi natin alam kung ano yung rason at kadahilanan niya. Bakit kayo iniwan? Pwede niya naman kayong dalhin kung sakasakali at isama kung sino man yung makakasama niya sa buhay. Anong gusto mong sabihin sa kanya? Thank you pa rin, Ma, kasi yun, lumaki ako maayos kay Mama. Kumbaga, natuto ako magtrabaho, mag-isa. Hindi naman nila ako pinush kasi siguro yun talaga yung destiny ko eh. Sana lang pag dumating yung time na matanda ka na yung bagong family mo, alagaan ka rin gaya nung gagawin namin pag-aalaga kay Mama. Kasi yun. Dito kami, kumbaga, pag dumanda si Mama, lahat ibubuhos ka sa kanya. So sana maramdaman mo rin yung balik ng anak ng kusining family mo ngayon. Alagaan ka rin pag correct. Dumanda. Jesse, congratulations sa'yo. Jesse, congrats. Isa lang ang pakikiusap namin sa'yo, ha? Pagka nag-asawa ka na, huwag na huwag mong kakalimutan si Mama Lorna. Okay. Yes. Ha? At dahil dyan, bigyan ng bossing savings yan. Yan, bigyan na! Ito na! Number one. Number one. Number one. Number one. Number one. Number one. Todo na. Ta-ra-ra. Ta-ra-ra. Superstar. Jesse. Jesse, congrats. Thank you. Tito Vic and Joey, Sen Wally, thank you po sa lahat ng bumubuo ng Itbulaga. Kay Mama, pasalamat ko. Thank you din. Mama Lorna. At bago po namin ibigay sa Jesse yung regalo mo, Mama Lorna, maraming salamat opo, po sa inyo. Napakabuti niyo po. Sabi niyo nga po, ang taong na sagrado ang panalangin at naniniwala at ginagawa kung ano man ito, yung po talaga yung blessing na ibinibigay sa inyo. Salamat. At lahat po ng blessing na yan, si Jesse, si Kevin, sabi nga, naku, hindi paghihirap yan iniwan sa'yo. Blessing yan. Bless. Kasi po, nag-alaga kayo ng mga bata.
na ito ngayon lumalaki na maayos sa pamamagitan ng Panginoon. Dahil po dyan, may regalo po. Konting regalo lang po ng Itbulaga ito para po sa inyo. Salamat. Ay, ito po. Naku, itong goma na to, hindi ko na ibibigay yan. Ito po. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hindi na po ako magtitira ng para sa akin. Ang blessing po, hindi naman po ito galak yan, pero sa kabutihan nyo po, maraming maraming salamat po. Pagkakas po ng Itbulaga. At kay Jesse, wala naman na. Eto na, Tito Jen, kay Jesse naman. Napakabait mo. Sana pag nag-asawa kayo, yung mga pang-asawa mo, kagaya ni Mama Lorna. Yes! At maging maayos sana para makatulong ka rin sa pamilya. Pag-alaga mo rin sa kapatid mo, pandagdag natin panggastos dito. At sa nalalapit na kasal, ito pa ang tanggapin mo, bigay ng Itbulaga. Ito pa ang 70,000 pieces! 20, 30, 40, 50, 60, 70! Alright! There you go, bro! Thank you, congratulations, Jesse. Thank you. Congratulations, Jesse Hernandez. Papa, congratulations. God bless. Thank you. 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 Thank you.